Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang muli pong pagtirada ni Manay. No? Ano, Diyos ko po, Manay, ikaw na naman, ano, kay Alden, kung saan dinaig pa ang mga Armin fans sa paggawa ng issue. Pinalalabas lang naman ni Manay na maaaring may problema si Alden at Bea. Yan po yung pinalalabas niya ng mapag-usapan po ng mga fans na mas gusto po kasi talaga ni Alden na si Maine po ang makaparehas kaya hindi matuloy-tuloy ang movie nila. Idedetalye po natin yan maya-maya lamang. Kasama rin ang panawagan po ni Alden ngayong maulan na umaga. Ano nga kaya yung panawagan na yan? Ano, habang si Maine naman po ay pinalalabas na tila nasa ibang planeta. Sa kalalabas lamang po na poster ni Maine. Sabi nga naman po sa inyo, no, magkaiba man ang mga ganap kina Maine at kay Alden, pag-uusapan po natin yan kung Aldab fan ka. O di naman kaya ay matinong Mainers or Aldenatic, ano? Eh, may respeto ka kay Maine at kay Alden. Nako, welcome na welcome ka sa ating channel. Pwede rin naman, ano, na isang fan ka na gustong maglabas ng sama ng loob dahil sa laging bukas po ang comment section natin, libreng-libre kang makakapagsulat ng iyong saloobin sa mga latest na ganap kina Maine at kay Alden. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan niyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal po sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Shera Stroll. Sabi niya rito, ay naku Mr. Pinas, natawa ko sa kwento mo. Buhay man o patay, kinatatakutan, pareho pala tayo. Paranormal na movie na yan? Akala ko naman, totoo yun pala, niloloko lang ang mga viewers. Kasama na ako siguro, isang buwan akong di makalabas ng room para umihi or may kailangan ako sa labas na kunin. Since then, di ako nanood ng horror. Anyway, Aldab pa rin forever. Thank you, Mr. Pinas. Sana nga, Miss Ishera Stroll, no, ngayong umaga ko na lang inirecord yung ikinuwentong kababalaghan ni Alden para mas naidetalye ko pa ng maayos, ano? Kasi maliwanag na eh. Alam nyo, hindi na madilim tulad ng madaling araw na alas 12, no? Alam mo yung noong estudyante pa ako, talagang tapang-tapang ko, naghahamon pa ako ng suntukan noon, pero pagdating sa mga multo, Diyos ko po. Diyos ko po talaga, yung titiisin mo yung hapdi ng mata mo habang naliligo ka dahil sa shampoo at sabon na tumutulo sa mata mo, hindi ka makapikit kasi pag pumikit ka, iniisip mo baka lumabas yung multo. My goodness people. Well anyways, sabi nga ni Maine, ang katakutan ay ang mga buhay at hindi po ang mga patay. Ano? Maraming salamat po sa inyo and God bless po. At ang ikalawa nating komento ay mula naman po kay Miss Julie Patricio. Sabi niya rito, yes, Mr. Pinas, I am with you. Ever since we never heard of Alden courting someone, all is a hearsay. I remain Team Campante until now because of Alden's interview, especially the one with Vicky Bello. When asked about Meng, you can feel how he cared for her. I am still waiting for the tamang panahon. Tama po kayo, Miss Julie Patricio, no? Lagi ko pong pinanonood ang vlog na yan ni Dr. Vicky Bello dahil dun po natin masisense yung tender loving care na meron po si Alden kay Maine. Alam mo yung ang dami-daming gustong sabihin ni Alden pero hindi niya magawa dahil sa karera na meron silang dalawa ni Maine. Kaya masaya kami na never nakipaglandian si Alden kung kani-kanino. No, after niyang ibigay ang lahat-lahat kay Maine Mendoza. Umarkila pa nga, yung pag-arkila pa nga lang po niya ng jet, di ba? Private jet to surprise Maine Mendoza. Nako, napakalaking factor na nun. Ganun ka-special si Maine sa kanya. At dahil pinaghiwalay sila sa mata ng publiko, ngayon sasabihin nila na bading si Alden. Diyos ko po naman. Stick to one yung tao, ipipilit nyo makipaglandian sa iba. Ano ba namang utak meron kayo, di ba? Salamat po sa comments and God bless po. At ang ikatlo nating komento ay mula naman po kay Miss Corazon de Guzman. Sabi niya rito, kawawa na sina Alden at Maine sa mga natatanggap na pambabash
sa kanila ng mga one-sided fans na ayaw sa isa. Buti di mapagpatol sa fans. Di tulad ng ibang artista, ako maghihintay pa din ako sa project ng dalawa. Di na ako nood ng solo shows nila. Di ako masaya pag iba partner nila. Bakit ko papipilitin na manood para lang masuportahan sila? Salamat sa update sa May Charge. Stay safe lang tayong lahat. O nga naman, ano? Wala namang sapilitan sa panonood. May kalalagyan talaga silang lahat. Miss Corazon de Guzman, sa oras na patulan sila ni Maine at saka ni Alden. Pero ayaw ni Maine at Alden ng gulo eh. Diba yun yung nature nila, iwas sa gulo. Kahit anong below the belt ang tinatamasa nila mula sa mga bashers, still, hindi po sila pumapatol. Kaya kami ang nati-trigger talaga. Sa tuwing sumusobra po yung pambabash kina Maine at kay Alden. Alam nyo yung lumalabas yung malademonyo kong anyo pag binabastos talaga si Maine at saka si Alden. Dahil wala naman kasi silang ginagawa tapos gaganon-ganonin sila ng mga bashers, diba? Maraming salamat din po and stay safe po sa inyo dyan. At ito na nga, kaaga-aga, no, kakauwi ko pa lamang po, no, from my work sa Nuvali. Maulan-ulan pa po ang umaga na yon at nagpakita ang isang Alden Richards upang manawagan. Siya po ay nanawagan na gawin nating makabuluhan ang ating Pasko sa gitna ng pandemya. Sabi nga niya, kahit hindi maganda ang ating pinagdaanan noong nakaraang mga taon, ano, as long as may faith tayo sa ating Panginoon at naging mabuting tao tayo sa mga nakapaligid sa atin, yun po ang tunay na diwa ng Pasko para sa kanya. Maraming salamat, Alden, ano, nawa ay magkasundo na nga ang lahat, lalo na yung mga one-sided fans mo at mga one-sided fans ni Maine. Ang mga Alden fans naman kasi, madali lang naman pong kausap at pakiusapan yung mga yan. Habang si Maine naman, kalalabas lamang po ng poster niya sa bench. At ang caption nga ay hindi po pwedeng maging multo, no, si Maine dahil hindi raw siya marunong magparamdam. Sabi tuloy ng ibang fans ni Maine, no, ginawa nilang taga ibang planeta si Maine. Iniisip din po ng iba na baka naman si Maine ang nagsasalita sa caption na yon at hindi siya ang pinatutungkulan. Kaya nauwi na naman kay Alden ang caption ng bench na yan. Nawala raw pong paramdam si Alden sa Itbulaga. Again, hindi po si Alden ang nagtatakda kung kailan po siya pupunta ng Itbulaga. Ang Itbulaga or APT po ang magbibigay ng schedule sa kanya. Ngayong libre siya, maging masaya po tayong lahat dahil anytime, anywhere, ninja moves ay easy sa kanila. At para naman sa sentro ng ating mga updates, kagabi pa lang po, pinag-uusapan na po ng mga fans ni Maine, ni Alden at ni Bea kung bakit hindi matuloy-tuloy ang proyekto ni Alden at saka ni Bea. Dahil matagal-tagal na pong nasa GMA si Bea, pero wala pa pong major project na naibibigay sa kanya. Sabi pa nga po ng ibang mga fans, maaari na si Maine ang nire-request ni Alden na makapareha sa proyekto niya. Pero ang naging problema ay nakapirma na sila ng kontrata noong nakaraang taon. Nitong taon pa lang ito, no? Sa tatlong malalaking film productions. Hindi namin ito binahagi sa inyo kasi simpleng usapan lang naman po ito ng mga fans. Ngunit, subalit at datapwat, hindi po ito pinalampas ni Manay. Bumirada na naman si Manay gamit ang kanyang panulat, no? Makikita po kasi sa latest post niya na nagrarant po siya na bakit ayaw pang simulan ang movie ni Alden at saka ni Bea. Ano pang hinihintay? Bagay naman daw sila sa isa't isa. At baka mainip ang mga fans ni Bea at ni Alden at hindi na sumuporta. Ang matindi pa rito, baka raw totoo na may problema ang love team ni Alden at saka po ni Bea, no? Kaya Alden at Bea, kaya hindi po natutuloy. Okay lang naman daw na walang Bea Alonzo dahil kaya naman ni Alden mag-isa. Mas mataas pa ang ratings sa mga replay na mas gustong panoorin ng mga tao. Manay, manay, manay. Kaya po hindi kayo tinatantanan ng ibang mga artista. Kayo po kasi ni Lucifer Min, walang humpay sa paggawa ng mga issue. Ang hilig niyong gumawa ng issue, di ba? Kung si Maine ang nire-request ni Alden, bakit hindi hayaan? Di ba? Nanawa ba ang mga Alden fans sa kanila ng ilang taon ng paghihintay? Hindi po. Diba? Kung ang worry nyo ay manawa ang mga fans ni Alden at saka ni Bea Alonzo sa kanilang pagtatandem po, no? Anong tawag nyo sa mga Alden fans? Ilang taon nang tigang na tigang sa proyekto ni Maine at saka ni Alden. Diba? Pag yan nalaman ni Alden or ni Bea Alonzo, baka sikat ka na naman, baka sagot-sagutin ka na naman ng mga artista. Nananahimik po yung dalawang artista, gawa kayo ng gawa ng issue. Diyos mio, marimar. Hindi na natuto, no? Siguro,
Siguro hihintayin pa nila na patong-patong na yung kaso na kanilang haharapin, ano? Dahil sa mga paggawa-gawa nila ng issue. Kayo talaga, manay. Isama mo na rin si Lucifer Min, no? Sana naman, tumatanda na ho kayo. sana naman, may konti pa, no? Konting panahon na paggawa ng kabutihan naman sa inyong kapwa. Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.